Good morning. So that we will have ears that ought to hear pag-usapan natin ngayon. Bakit may mga tao na pag pinahayag sa kanila ang salita ng Diyos, tutukain ng mga ibon? Anong uring tao na pag pinahayag ang salita ng Diyos, puno ng bato yung puso niya? Anong ibig sabihin niya? Bakit may mga tao na pag pinahayag ang salita ng Diyos, lulunurin ng mga tinik? At anong klase itong mga tao na namumunga ng marami? Nasa Bible din ang answer niya. Proverbs 23:7. For as he thinks in his heart, so is he. Ang ibig sabihin, yung lagi mong iniisip, yung lagi mong dinaramdam, magiging ikaw yan. Ganyan yung tao. Mayroon kasing sa brain research, sa neuroscience, mayroon silang natuklasan na yung utak ng tao, tawag nila neuroplasticity. Pag may mga bagong karanasan, nagkukunik siya. At pag may area dyan, lagi mong ine-exercise, lalaki yan. Halimbawa, you play the violin. Araw-araw, nagpa-practice ka. After 10,000 hours, the area in your brain reserved for music will be 15 times bigger than the usual area in our ordinary human being. Ganyan tayo. Thoughts. Pero para sa akin, mas malalim. Pinag-aralan ko rin yung, nag-aral ako ng psychology. Pero, matapos ka na lang ng pag-aaral ng BS Psych, hindi mo pa rin alam ang tunay na definition ng consciousness. Mind, awareness, intelligence. Yung minimeasure ng intelligence test, that's not the real intelligence that we are talking about. So ang sa akin, dahil Pilipino ako, nasa mundo ang utak, sa Pilipinas nakatapak. Papaliwanag ko. Bakit ganito tayo? Mabato ang puso. May kanta pa nga ang pusong bato. Matinik, puno ng tinik ang puso. Madaling dagitin ng mga ibon kung ano mang itihinasik dyan. Sapagkat tayo ay suma sa katawang diwa. Narito tayo ngayon, dambana ng banal na diwa. Second person of the Blessed Trinity, Divine Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung banal na diwa, naging tao. Nagkaroon din siya ng diwang makatao at katawang makatao, si Jesus siya. Kasi kung wala siyang katawan, hindi siya pwedeng ipako sa cross. Tayo, isa lang diwa natin. Si Jesus, dalawa. Yung banal na diwa, yung diwang makatao. Suma sa katawang diwa. Bakit tayo ganito? Sapagkat we have the particular body that we have. May polio ka, iba ang pagtingin mo sa katotohanan. Dahil ang katawan mo sa kamalasan, wala pang vaccine noon, hindi ka makalakad ng ayos. Mag-iiba ang tingin mo sa mundo dahil iba ang katawan mo. Yung mga matatangkad, iba ang pagtingin niyan kaysa pandak. Yung matataba, iba ang pagtingin niyan sa mga papaya, sabi ng cognitive science. So nahuhubog ang ating pananaw sa mundo because we have this body. Pero hindi lang katawan. Eh yung mga hayop, may katawan din eh. Yung diwa ang mas mahalaga. Diwa, D-I-W-A. Damdamin, D. I, isip. Wika, language, speech. At saka adhika, A. Dalawa yan, adhika at alaala. Yung convergence yan.
Yung pagkakatugma-tugma ng katawan mo at yung diwa mo at yung isip mo at yung wika mo at saka yung adhika at saka alaala, yan yung dahilan kung bakit pag pinunla ang salitaan ng Diyos sa puso mo, dadagitin ng ibon, maluluoy ka agad, iinisin noong mga tinig, o kaya nagbubunga ka ng marami. Yung convergence, yung pagkatugma ng katawan mo at saka ng damdamin, ng isip, ng wika at saka ng adhika alaala, kaya ganyan ka na tao ngayon. Kaya, gnote si auton, sabi ng mga Greeks, know yourself. Spend time thinking about what kind of person you are. Kagaya ng sinabi ng Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Nagiging ikaw yon. So in essence, you create yourself. Halimbawa, damdamin mo. Kung yung feelings mo lagi ay negative, negative personality ka. Yung pagkatao mo, magiging negatibo. Kasi yun na lang lagi mong iniisip eh. Mga madidilim na pag-iisip. Iwasan mo yan kung hindi naman angkop sa katotohanan. Maliwanag ang araw, dark thoughts envelop your heart. Maganda yan. Magiging ibang klaseng tao ka kaysa magiging optimistic ka. May hope naman tayo galing sa pananampalataya. Bakit laging maulan sa puso mo? Bakit laging bumabagyo? Pag-isipan mo, baka may inaalaala ka na matagal nang nangyayari, yun pa rin ang lumulukob sa kalooban mo sa iyong diwa. Yung iniisip mo rin lagi, humuhubog sa iyo yan. Lalo na kung anong lagi mong pinapanood sa Netflix, humuhubog sa pagkatao mo yan. That will determine how you think and how you accept the Word of God. Lagi kang nanonood ng porno, magiging pornographic din ang pagkatao mo. Ilang oras pang nanonood yung iba. Convergence ng diwa. Ang wika para sa akin ay sagisag ng pakikitungo natin sa iba. Kasi hindi tayo maaring makitungo sa iba kung walang wika. Yung humili na lang, paano ako makapag-communicate sa inyo na walang words? So, the way we relate to others also shapes what kind of person we are. Tapos, ang bigyan ninyong diin talaga yung alaala. Maglakbay kayo sa nakaraan. Ano bang mga alaala mo na humuhubog sa pagkatao mo ngayon? Pinagmalupitan ka ba ng tatay mo? Kasi mayroon kaming pare, napakatalino. Kailang nahirapan si pag-authority na. E nalaman namin, nung maliit pa pala, binibitin ng tatay niya sa sako tapos hinahagupit. E authority yung tatay niya. E lahat ng authority, masama ang loob niya. So dapat lumaya agaron sa iyong mga alaala. Pinagsamantalahan ka ba nung tiyo mo? Nilait ka ba nung tiya mo na mayaman nung maliit ka pa? Ang lalim nung mga emotional experiences natin na humuhubog sa pakikitungo natin sa Diyos ngayon at kung paano natin tinatanggap yung kaniyang salita. Kung hindi mo maayos yung iyong alaala, tapos andyan pa rin yung bumabagabag sa kalooban mo, magsisimba ka araw-araw. Pero kahit ano pang Proverbs 23:7 ang sasabihin ng pare, hindi matitinag, hindi mababago ng salitaan ng Diyos yung pagkatao mo. Dahil hindi ka palubaya sa mga dating karanasan na humuhubog sa pagkatao mo ngayon. Maliban sa alaala, yung iyong adhika. Ano ba ang lagi mong pinapangarap?
5 years from now, ano ang gusto mo sa buhay mo? Ang lalim din yan. Humuhubog sa pagkatao mo yan, hindi mo alam. Kasi most of this, yung influence ng katawan mo, yung influence ng damdamin mo, yung influence ng isip mo, yung influence ng social relations mo, yung influence ng memories mo, mahalaga para sa adhika. Adhika, mithi, lunggati, pithaya, adhika, puro maragsa yan. Kasi mahalaga sa ating mga ninuno na kung ano yung lagi mong pinapangarap, humuhubog sa attitudes mo ngayon. Humuhubog sa spirituality mo ngayon. Humuhubog sa pagtanggap mo ngayon ng salitaan ng Diyos. Kung dadagitin ba ng ibon yung ipinunla, kung sa mabato ba na puso mo, namamatay agad yan. Marami ka ba laking iniisip na mga suliranin na maganda sana yung humili, hindi mo na maalaala dahil ininis noong mga worries mo, anxieties, and free-floating fears. Kaya yung ating adhika, may isang matandang babae, nag-pilgrimage. Ang hina na. Eh, nasa taas yung chapel. Tinatanong siya ng ibang pilgrims, "Lola, makaakyat ka pa kaya doon?" Sabi ng matanda, "Akyatin ko yan. Kahit mahina ang aking katawan, yung puso ko andun na. Sumasamba na sa Diyos doon sa chapel sa itaas. Kahit matarik na bundok yan, kakalad ka rin ko ang aking katawan sapagkat yung puso ko andun na." Adhika, bahagi ng ating pagkatao. Kung ano ang lagi mong pinapangarap, kung ano ang lagi mong minimithi, humuhubog sa pagkatao mo ngayon. Kaya, suriin mo yung iyong nakaraan. Suriin mo kung anong uring tao ka ngayon na hinubog ng lahat ng nakaraan. Suriin mo kung ano ang lagi mong pinapangarap, kung nilagay mo na ba yung puso mo doon sa itaas ng kapilya. Kaya kahit anong hina mo pa, mararating mo yun. Yun ang ating panalangin ngayon. Marami kasing tao ang babaw mag-isip. Hindi kilala yung kanilang sarili. Nakakalimutan na, pero andyan subconscious yung mga karanasan nila nung maliit pa sila. Know yourself. Tingnan mo kung anong uring mananampalataya ka. What kind of believer are you in line with the seed that is planted in your being? Simba ka lang bang ng simba? O nagsisimba ka lang kung Pasko at saka muling pagkabuhay? Diboto ka ba ng mahal na birhen? Pagkatapos nagnanakaw ka ng pera ng bayan? Bibigyan mo ng chapel yung mahal na birhen? Nako, Our Lady, o kung ano-anong mga Our Lady, lagyan mo, tapos nagnanakaw ka. Kulang ang pagkilala mo ng iyong sarili dahil yung convergence ng katawan, ng damdamin, ng isip, ng wika, at saka ng adhika alaala, hindi maayos. Gumagaralgal. Hindi sila nag-converge ng ayos. Kaya ganyan yung pakikitungo mo sa Diyos ngayon. Yan ang ating panalangin. Greater self-knowledge so that our spirituality will also be in accord with God's kingdom and we will have the ears that ought to hear.